Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira wala nang ang kawala dahil nga nakita sa CCTV ng Stretch Medical Hospital ang ginawa niya sa Kylie Ned. Galit nga si Dr. Carlos kay Moira nang makita nga ang CCTV footage na andon nga ang ebidensya kung saan nga ay muntika na nga mawala o matay na nga ng tuluyan itong si Lynette dahil nga sa kagagawan nitong si Moira na muntika niya ng injeksyonan ng pangpawala ng buhay itong si Lynette. Buti na lang at nagising nga itong si Lynette kaya nga napigilan ang tangkang pagpatay nitong si Moira kay Lynette. Nang dahil nga dito ay kinumpronta o sinumbatan nga nitong si Dr. Carlos si Moira sa kanyang ginawa, pero galit na galit pa itong si Moira at hindi nga siya umamin. Pero kahit na sinabihan na siya ni Dr. Carlos na kita-kita sa CCTV na yun nga ang nangyari na ang pagtanga niyang pagpatay dito kay Lynette, pero ganun pa man nagmamatigas pa rin itong si Moira at yun nga ay binalaan niya pa itong si Dr. Carlos na once na pag magsumbong ito sa mga pulis ay hindi siya kikilalanin na ama nitong si Zoe. Kaya naman itong si Dr. Carlos as may ay mas lalong nagalit sa sinabi nitong si Moira kasi nga alam nito na ginagamit niya lang itong si Zoe para nga hindi siya magsumbong. Ganun pa man ay nalaman ng lahat nga ang ginawa ni Moira at ngayon ay pinaghahanap na siya ng mga pulis. Pero itong si Moira ay todo deny pa rin nang dahil nga dito sa CCTV na itinago na nga ni Dr. Carlos para na rin sa kaligtasan nitong si Moira at naaawa siya sa maaaring mangyari kay Zoe once na makulong nga itong kanyang mami Moira. Alam kasi ni Dr. Carlos once na makulong nga itong si Moira ay hindi na nga makakalabas ng kulungan dahil sa ilang beses niya nang pinagtatangkaan ang buhay nitong si Annalyn. Kaya mas pinili nitong si Dr. Carlos na itago muna yung CCTV sa pangako rin ni Moira na magpakalayo muna siya at wag niya nang gagambalain pa o pagbantaan yung buhay ng maginang Lynette at Annalyn. Kaya naman ay yun ang napag-usapan nilang dalawa, alang-alang na rin dito kay Zoe. Pero itong si Moira ay hindi pa rin titigil hanggat hindi nga mawawala sa landas nila itong si Lynette at si Annalyn. Kasi alam nitong si Moira na isa sa mga araw na darating ay bigla na lang uuwi nga at gugulatin sila ni Dr. RJ Tanyag para isiwalat ang mga krimen na ginawa nitong si Moira. Kaya ito naman ang kinakatakot ni Moira at ni Zoe na maaring mangyari. Kasi sigurado na sa kulungan ang bagsak nitong si Moira at itong si Zoe ay sigurado na patatalsikin at papalayasin doon sa bahay nila RJ. Kaya ito yung sinasabi nitong si Moira na kailangan niyang pigilan itong si RJ na makabalik nga sa Pilipinas para na rin manatili ang kanilang sikreto at hindi malaman ng nakakarami. Pero hanggang kailan kaya matatago ni Moira ang kanyang napakalaking sikreto at itong si Zoe? Kasi nga sigurado na walang kapatawaran ang ginawang krimen nitong si Moira, lalong-lalo na at dalawang beses niya pa na tinangkang patayin itong si RJ Tanyag. At mas lalo pang iinit yung mga tagpo dito sa abot kami na pangarap pag malaman itong si Giselle na itong si Moira pala ang may pakana ng
pagsagasa nga o pagkabundol nitong si Lynette Santos. Sa ngayon ay wala pang balita itong si Giselle kasi nga nasa meeting, pero was na bumalik nga itong si Giselle, sigurado na malalaman at malalaman niya ang nangyari, at sigurado tayo na aapoy na naman ng galit si Giselle kasi nga binalaan niya na nga itong si Zoe noon, na once na malaman niya na may kinalaman na naman itong si Moira sa mga pagbabanta o mga anumang mangyari kay Lynette, siya mismo ang makakalaban ni Moira. Music.